Patuloy na pagbura ng Philippine records, pinatutunayan ni Filipino-American trackster Christina Knott na kaya niyang makapag-qualify sa iba't ibang athletics event na paparating sa Tokyo Summer Olympics. Si Kay Asuncion sa detalye, Rise and Shine, Kay. Binura ni Filipina-American trackster Christina Knott kamakailan sa United States ang Philippine record ni iconic sprinter Lydia De Vega. Hawak na ngayon ni Knott ang bagong national record na 7.32 seconds sa 60-meter run, mas mabilis sa long-time mark ng dating Asia sprint queen na 7.37 seconds. Nakamit ni Knott ang record-breaking feat sa pagsali nito sa KMS Invite sa Alabama, ang unang tournament ng 2019 Southeast Asian Games double gold medalist ngayong taon. Sa latest achievement ni Knott ay umaasa si Philippine Athletics Track and Field Association President Philip L. Awico na magagawa ng 25-year-old trackster na mag-qualify sa darating na Olympics. She has more than enough gas in her tank. She can do it. She's got siguro not just one tiger but several tigers in her tank. She's very young and she stays in good shape. She takes good care of herself. She goes to the gym. She observes proper diet, all the exercises. So she should make it. Tiwala din si Wico na masusuportahan ng kumpletong training program sa Amerika ang pangarap na Olympic stint ni Knott. Merong combination yan, yung mga techniques eh. May combination yan. It's training for elite athletes. Mm-hmm. Elite athletes. Meron silang sinusundan na pattern na ngayon is foundation and then they go to races, not really to win, but to check on what they've been doing and to correct anything, any other thing. Iginiit naman ni Wico ang importansya ng pagiging aktibo ni Knott kung nais niyang makuha ang tsansa na makatakbo sa Tokyo Games. She needs to compete more with Olympic class athletes, which is what she's doing. It's a very tough field that she's competing with. So she has to have more of that. And I think she has about 7 of that schedule until end of June. Bagamat may kalayuan pa sa 11.15 seconds na standard time ng 100-meter event at 22.80 seconds sa 200-meter event para makapasok sa Tokyo Olympics, optimistiko si Wico sa game plan ng company Knott sa Amerika na maaabot niya ito. Para sa Rise and Shine Pilipinas, Kay Asuncion.